Pero bago po ako dumako sa ating pangatlong gawain, gusto ko rin pong magpasalamat sa Panginoon dahil isa na namang panibagong taon ang ibinigay niya sa ating lahat. At tayong lahat ay malakas, tayong lahat ay malusog, tayong lahat ay mga pinagpala ng ating Panginoon. Kaya kahapon, nag-iisip ako, sabi ko, Lord, ano bang magandang mensahe para sa aking mga kapatid na gusto kong i-greet ng Happy New Year? At naalala ko lang yung ating theme last anniversary, Lamentations 3:22-23. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi magwawakas ang ating mga mararanasan pa rin natin ng patuloy ang kanyang kadakilaan, ang kanyang katapatan. Kaya yun ang pinamigay ko sa kanila. Wala man akong material na bagay na pwedeng i-share sa kanila sa mga panahon na katulad nito. At sabi ko nga, hindi naman ito panahon lamang ng pagreregalo ng mga material na bagay. At masigit na dapat na tayo ay nagbibigay ng pagpapalakas sa ating mga kapatid, lalo na yung mga panahong ganito, kahapon sumalubong tayo sa bagong taon. At dapat salubungin natin ang bagong taon na punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po? Punong-puno ng pagmamahal ng Diyos. Kasi pag-ibig nga naman daw ang nasa buhay ng isang tao, ang lahat ng bagay na mabubuti ay kaya niyang gawin para sa kanyang kapwa. Amen? Kapag wala daw tayong pagmamahal, hindi natin kayang magsakripisyo. Kapag wala tayong pagmamahal, hindi natin kayang magbigay. Pag tayo walang pagmamahal, hindi natin kayang magtiwala. Amen po? Kaya ang pinapahayag po ng Panginoon, kahapon, sabi ko, ang pagkaganda ng Lamentations 3:22-23, although lagi mo nababasa, lagi mong naku-quiet time, pero kapag kabinulay-bulay mo yung mga salita ng Panginoon na yun, talagang papalakasin niya yung ano mo eh, yung spirit mo. Although hindi ka minsan malakas sa physical mong katawan, pero kapag naalala mo ang Word of God na iyon, talagang palalakasin ka niya. At yun ang gusto kong lakaran sa buong taon na ito, ang Lamentations 3:22-23. Great is thy faithfulness, ang sabi dun sa huling sentence ng verse na yon sa 23. Pero higit sa lahat, yung great love of God. Amen? Kaya yun ang ating theme last anniversary natin. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa matinding pag-ibig niya sa ating mga buhay, kaya tayo nanditong lahat ngayon. Amen? Yung mga wala po ngayon, siguro nag-iisip-isip pa po sila o kaya naman ay napuyat. Kasi maingay, hindi man sila nagpaputok sa bahay nila, kaya lang maingay, hindi ka makakatulog. Amen? Kaya yung iba medyo late, yung iba medyo nag-iinat-inat pa, pero darating po sila at sama-sama tayong pagpapalain ng Panginoon sa oras at araw na ito. Amen po. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Diyos ng buhay. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng gawa. Sa Acts 5, nawala yung aking tinandaan. Sa Acts 5, verse 32, ang sabi, Acts 4. Yan, sabi po dito, the whole group, verse 32 po pababa, the whole group of believers was united in their thinking and in what they wanted. None of them said that the things they had were their own. Instead, they shared everything. Amen? Naunawaan po natin, nasabi po doon, ang lahat daw ng mga mananampalataya ng panahon na iyon, ayon sa aklat ng gawa, silang lahat ay nagkakaisa sa kanilang pananaw at sa kanilang mga nais gawin o nais mangyari. At silang lahat ay nagsasabing ang kanilang ari-arian o kanilang kayamanan ay hindi talagang kanila. Amen? With great power, the apostles were making it known to everyone that the Lord Jesus was raised from death. And God blessed all the believers very much. Yeah, amen? Matinding pinagpala ng Diyos
ang mga mananampalataya nung panahon na iyon sa pamamagitan ng mga apostoles. Amen. Talagang may ginagamit ang Panginoon na mga lingkod ng Diyos para pagpalain tayong mga mananampalataya ni Kristo. Ang sabi doon sa NIV version, ang sabi po doon, "No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had." Pinagbahagi-bahagi na nila ang lahat ng mayroon sila. "And with great power of the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them, all that there were no needy persons among them." Ganun na lamang ang ginawa ng Panginoon sa biyaya ng Diyos, ay walang mga taong naghihirap dun sa kanilang grupo, yung grupo ng mga mananampalataya na iyon. "For from time to time, those who owned land or houses sold them." Sapagkat sa mga panahon daw na iyon, ang mga taong iyon ay sila'y nagbili, pinagbili nila ang kanilang mga lupain at ang kanilang mga tahanan. "At dinala nila ang pinagbilhan sa paanan ng mga apostoles." Amen? Sa verse 35, ang sabi doon, "And put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need." Amen? Ang mga tao na iyon na nagkakaisa sa kanilang ang kanilang mga puso at ang kanilang mga isipan para sa iisang layunin, ay nagbenta daw ng kanilang mga lupain at ng kanilang mga tahanan. At ang mga pinagbentahan nun ay nilagay nila sa paanan ng mga apostoles. Nang ibig tukuyin ay ibinibigay na nila ang pamamahala ng mga perang iyon sa mga apostoles. Amen? Bakit yun kaya nila ginawa? Dahil nakita nila na mga apostoles ay gumagawa ng mga himala sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? May mga taong ginagamit ang Panginoon para ipakita ang mga himalang kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At ang mga taong nasa kanyang ilalim ang siyang mga taong sumusuporta sa pangangailangan ng mga apostoles at ng iglesia mismo, ng kapulungan ng mga mananampalataya ang ibig tukuyin. Kaya tayong lahat po ay kaisa. Tayo po ay mga kabahagi ng iisang iglesia o ng iisang church, ang KOJF, ang Kingdom of Jesus Fellowship. At ang bawat isa dito, noon pa man ay tinuruan ng magbigay ng kanilang ikapot handog. Ano ang ikapo? Ito ang sampung bahagi ng kanilang mga kinita o ng kanilang mga allowances o ng kanilang mga natanggap na pagpapala. Amen? Ayon sa Malakay 3:8-12. At ano naman ang handog? Ito po yung ating aside from. Ibig sabihin, natanggal na natin ang ating ikapo mula dun sa ating perang hawak-hawak. And aside from tithes, doon sa ating natirang pera, kukuha tayo ng offering o handog o alay para ibigay ito sa gawain ng ating Panginoon. Ito pong tithes and offerings ay mababasa po natin sa Malakay 3:8-10. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin ayon doon sa Malakay na yon, huwag natin siyang pagnakawan. At alam niyo po ba, kung babasahin natin ng tuloy-tuloy ang Acts o ang gawa, ang aklat ng gawa, sa susunod na chapter, kasi po ang chapter na binasa ko po ay patapos na po yun eh. Nasa last ano na po yun. Kaya lang, doon sa susunod na chapter, meron po doon mag-asawang nagbenta ng kanilang lupa. Dahil ayon nga doon sa binasa natin sa Acts 4:32 pababa, ay nagbebenta talaga sila ng mga lupain para ang mga pinagbentahan ay ibigay sa mga apostol. At sa Acts 5, mayroong dalawang tao, sila ay mag-asawa, si Ananias at Sapphira, na nagbenta ng kanilang lupain.
lahat ang intensyon dapat ng pagbebenta nila ng kanilang lupain ay para ibigay din ito sa paanan ng mga apostol. Kaya lang, nung sila ay nakapagbenta na, nagsinungaling na sila. At ang sabi sa kanila, hindi sila nagsinungaling sa tao. Sila ay nagsinungaling sa Diyos, sa banal na Espiritu. Dahil nakita ng banal na Espiritu ang kanilang ginawa na pandaraya. Yung kanilang dapat na ibibigay para sa gawain ng Panginoon ay hindi nila ibinigay ng buo. Yan. Sabi dito, he secretly kept some of the money for himself. Amen? Yun ang ginawa ni Ananias. Nagtago siya nang siguro, sabi niya, konti lang naman. Konti lang naman itatago ko. Pero hindi kasi yun ang usapan. O hindi yun ang patakaran. Kaya naman, ano ang nangyari kay Ananias? Alam niyo po ba? Siya po ay namatay. On the spot. At noong tinanong ni Pedro, si Sapphira, ano ang ginawa ninyo? Ang sabi sa kanya. Paraphrase na lang po yun. At nagmaang-maangan pa si Sapphira. Kaya ang sabi ni Pedro sa kanya, hindi kayo sa tao na nagsisinungaling kundi sa Diyos. Alam mo bang ang asawa mo ay binubuhat na ngayon sapagkat siya ay pinatay ng Diyos? At sa oras na ito, ikaw rin ay mamamatay. Amen? Ganoon pala kapag hindi tayo tumupad sa pangako natin sa Panginoon. Pero mahabagi ng Diyos. At gusto pa rin niya na bigyan tayo ng chance na patunayan natin na tayo ay tapat sa Kanya. Binigay lamang si Ananias at si Sapphira para maging example sa atin. At hindi yun ang gusto talaga ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Diyos ay pagpalain tayo at makaranas tayo ng masaganang buhay. John 10:10. Naparito ako para kayo ay bigyan ng buhay. Buhay na masagana. Naunawaan po natin? Kaya kapag tayo ay nagbibigay sa Panginoon, ibigay po natin ang buong tapat. At kapag tayo ay nangako sa Diyos, tuparin po natin ang pangako na yon. At kung tayo po ay may mga church rental pledges at hindi na natin ito tinutupad, suriin po natin yung ating mga sarili. Dahil baka tayo ay nagiging katulad na ni Ananias at ni Sapphira. Amen? Alam niyo po, kung titignan niyo ang bawat isa na nandito, masasabi natin, bakit tayo lang? Pero alam niyo po, isang bagay ang gustong ipakita ng Panginoon. Nandito tayo para pagpalain ng Diyos. Hindi lamang para hingian. Amen? Pagpalain dahil ang pagpapala ay nagmumula talaga sa Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon ay makita niya sa atin na tayo ay tapat na ibinabalik natin yung para sa Kanya. Para sa Diyos talaga. Huwag po natin kakalimutan na ang tawag ng Diyos sa mga hindi tapat ay magnanakaw. Malakay 3:8. Tandaan po natin yun. At tayo ay hindi mga magnanakaw ng ating mga ikabuthando. At alam niyo po, kung babasahin pa natin ang Malakay 3:8-12, napakaraming pangako ng Diyos. Kapag tayo ay nagbigay ng ating mga ikabuthando ng buong tapat. Ang sabi doon, ibigay mo ng buong tapat ang ikabuthando upang may magamit sa aking tahanan o sa aking templo. Yan po ang purpose bakit tayo nagbibigay. Para sa mga bago at para sa mga hindi pa alam ang
pagbibigay, dito po yun napupunta. Marami po tayong mga gawain sa iba't ibang lugar. Pumupunta po ang lingkod ng Diyos sa maraming lugar, sa maraming bayan o maraming probinsya ng bayang Pilipinas. At iikot pa po sa maraming bansa sa buong mundo. Kaya tayong lahat ay hinihimok na magbigay. Hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Lahat po yan ay ginagamit para sa pagpapalawak ng gawain at para maabot ng ebanghelyo ng ating Panginoon ang lahat ng tao. Yun po ang pinakalayunin ng ating gawain. Maabot ang maraming tao at sila ay iparating sa kanila na si Jesus ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos at ang ating Panginoon. Amen? Kaya maging kabahagi po tayo kagaya ng mga taong iyon ng gawa o ng aklat ng gawa. Maging kaisa tayo ng KOJF sa gawain ito ng ating Panginoon. Hindi po masamang gawain o hindi masamang layunin. Ito po ay para sa kabutihan ng ating kapwa. Kung paano tayo ay nakakilala sa Panginoon, nung tayo ay hindi pa mga born again Christians, tayo po ay napariwara noong mga panahon na yon, pero ginamit ang iglesyang ito para tayo ay makakilala sa Panginoon. Kaya gamitin din natin ang ating mga salapi, ang ating mga kayamanan, ang ating mga pinaghirapan. Alam ko po pinaghirapan natin yan eh. Gamitin natin yan para sa kaligtasan ng mas marami pang kaluluwa. Ngayon po, at hindi po tayo mawawalan kagaya ng mga taong iyon ng gawa. Kaya magbigay po tayo sa ating Panginoon at huwag po tayong matakot na magbigay sa Kanya. Ibabalik po niya yan, siksik, ligliga, tumaapaw at walang sukat ikalagyan. Lucas 11:38. Pusalit at ating panalangin ang ating mga ibinigay. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa kakayahan ng aking mga kapatid. Salamat po sa kayamanan na kanilang tinatamasa. Salamat po sa kasaganaan na kanilang tinatamasa, Panginoon. At ganoon din, Lord God, salamat po sa kanilang mga buhay na ibinibigay nila ang kanilang mga ikaputhandog at higit pa po, Panginoon, ng buong tapat at buong kagalakan nila itong iminaalay sa inyo. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga buhay. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga businesses, Panginoon, ang kanilang mga pagtatrabaho sa ibang bansa. Pagpalain po ninyong lahat ito. Higit sa lahat, Panginoon, iparanas po ninyo sa kanila ang mas masagana pang buhay, Panginoon, na kanilang bunga ng kanilang pagbibigay. At alam po namin, O Diyos, na sa aming pagbibigay, ito po, Panginoon, ay ibabalik mo sa amin. Kaya naman, Lord, ibalik nyo nga po sa kanila, Panginoon, ang higit pa sa kanilang mga inaasahan. Katagpuin mo rin po, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito. At ang bawat salapi, Panginoon, na binigay ng aking mga kapatid, Lord God, i-multiply po ninyo, Panginoon, para matugunan ang lahat ng pangangailangan, Panginoon, dito sa bansang Pilipinas at maging sa marami pang bayang pupuntahan, marami pang bansang pupuntahan ng lingkod mo. Salamat po, O Diyos, ng marami at muli, Panginoon, na sa iyo lamang namin ibinibigay ang mas mataas pang pasasalamat para sa mga pagpapalang aming tinanggap na at aming tatanggapin pa. Salamat po, O Diyos, ang marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.